Okay, it's a blessed day again. Another reflection moment o pagnilay kay Mang Bless. No? Ay, unahin ko na lang po muna to. Actually, may isa po muna akong topic o episode. Pero ito ay napapanahon dahil marami pong tatanong sa akin. Para recording ko lang din po ito, personal ko lang naman, at ito ipapanood ko na lang sa kanila, sa inyo. Siguro, baka magamit nyo na din. Yan. Kasi, ang nag-udyok po sa akin, bukod sa sabi ko nga, ay napakaraming beses na ako niligtas ng Diyos. Ito pong karugtong na prayers na gusto ko laging inaalala sa mga reflection at sa mga parabola. Itong storya naman ngayon, tungkol naman ito rin sa paghahasik. Diba, ito po yung simula ng aking formal na evangelization, kasi stage-stage po yan. Hindi po ba na high ka sa Panginoon dahil niligtas ka, na-realize niya kung bakit ka niya naligtas, kasi bibigyan ka ng pagkakataon para maging witness at ganoon din para personally ay yung pagdurusa mo rito ay hindi na madagdagan kaysa mapunta sa impyerno at mas matindi. Dito mo na dito ka na mag-suffer para pag sa langit mag-enjoy ka na lang sa feeling ko. Kaya tayo pong lahat, ako po personally ay siguro binigyan dahil masamang damo. At patuloy pa rin na nag-struggle kasi ano po yan, sabi ko nga ay iba-ibang storya pero nasa kanya-kanya rin po tayo na reaction o sa pagtugon. Ito po kung mayroon po kayong idea, no, sa Matthew 13:1 verse 9, hindi ko na rin po masyadong babasahin at hahabaan. Sabi ko nga po, ano na lang po tayo sa mga istorya. Yung paghahasik, ito po yung paghahasik ng binhi. Diba? Yung mga talinhaga at mga parabola ng Panginoon. No? Na, diba? Yung ibang binhi napunta sa batuhan, yung iba sa lupa pero mababaw, yung iba ay napunta sa mataba at sumigla. No? Parang tayo po, ako po personally, sabi ko nga po, gusto ko lang i-share. Hindi ko naman po ina-acknowledge ang mga ito. Ito po ay natutunan, experience at nagsilbi lang na gabay at patnubay ko, no? Sa marami kong naririnig din sa mga talks, sa mga pari, no? Kasi isa pong tumimo sa akin ito na huwag mong sarilinin, no? Kailangan yung kaligayahan mo ay i-share mo, although hindi pa nila sa ngayon o sa mga pagkakataon ay hindi pa nila malunok o kaya manguya yung gusto mong ipaliwanag, ano po yan, darating din ang panahon. At ang mahalaga po dyan ay ginawa ko na lang yung part ko, o ginawa mo na lang yung part, masabi ng Panginoon, siya na yung bahala, no? Basta gawin mo lang yung inutos ko, kagaya nito, information, hindi po ito sa akin galing, sa Panginoon po ito, wala po akong kiniklaim dito, no? Balik po ako dun sa talinhaga ng pag-asik, di po ba? Ang iba, medyo high lang sa stage. Dahil blessed na blessed sila. No? Siguro yung sa mga nasa mga medyo umano na lupa. No? No? High kina high. No? Puro thank you, puro ano ng prayer dahil binibless. Paano na yung mga nag-struggle, no? Yung sa mga batuhan siguro. Kaya yun kagad yung mga nung nag-struggle na imbis na unawain yung Panginoon ay tinatanong o sinusumbatan pa yung ating Panginoon. Yung pong mga ganong bagay ba? Kasi sa pagbinhi sa atin, pag iba information lang naman yung pagbinhi, yung ano, pinakilala lang yung Panginoon, pero pag hindi pa natin ganong kilala, parang casual lang nakilala, no? Parang mga ordinaryong kaibigan, no? Pero pag yung mga nagkakaroon na kayo ng relasyon, no? Kaibigan, tatay, anak, depende naman yan kung ano sa pagturing mo, nandun na po yung mas malalim na pagkilala at paniniwala at pagtitiwala. No, kasi ako,
sa mga nangyayari sa akin itong past few, lalong-lalo na within 25 years na nangyayari. No, na magmula noon, nagsiserve na naman kami ni Amy, na naitutulak na dahil ako sa Catholic school. No, plus yung dito, may mga patnubay, no, nung nag-World Youth Day, kami ni Ime, ng asawa ko, ay naging mag-asawa na rin dahil kami mga lingkod dati, pero nawala yung aming gabay, mga madre. Kami rin yung nagka-tuluyan, nabundis ko kasi siya. Yung mga ganong bagay, pero as you go along, yung maturity, eh nandun po. No, na re-realize ko po lahat po kasi yung lahat ng kasamaan ko, no, pinagbibigyan pa ako ng chance ng Panginoon. Kaya ito yung binubukal ko po yung lupa, no, para mapunta po ako sa malalim na parte. Kasi sa pagbungkal mo, mas marami ka pang ma-realize, marami kang pangunawa. Hindi tanong yung ibabalik mo sa mga nangyayari sa buhay mo, bakit ganito, at hindi mo ikukumpara sa iba yung buhay mo. Na hindi naman basehan yung ginhawa. Lagi yan sa mata lang ng tao. Kasi sa transition, again, stage po ito. Kailangan po ay hindi lang po yung tao yung mapaligaya, pati yung Diyos. No? Actually, yung iba nga medyo, syempre, iba yung level. Eh, gustong-gusto na nila yung Diyos. Pero wala pa naman po tayo sa langit. Narito pa rin po tayo. Eh, marami pa rin po tayong kailangan gawin para sa ating kapwa, sa pamamagitan ng pagtulong, no? Sa pag-push ng Diyos sa atin. Ako po ay dugtungan ko na po ito, no? Sa pag-asik, eh, may karugtong na po ito, eh, kasi sabi ko nga po, stage, yung ibang high lang, yung iba po ay napunta sa servant, no? Naglilingkod. No? Sa paglilingkod po namin, ako po ay lahat po hata ng gusto kong ano, dahil ano ako eh, sociable akong tao. Sabi nga ng nanay ko sa akin, ako ay isang wilbilibid, no? Hindi ako mapakali. No? Kaya yun po yung nangyari. No? Dati siya, press. Ang mga hindi pa good, no? Not so good. Good naman, pero not so good. Kagaya ng mga fraternity, yan. Pero wag, ano, yung sa mga pagaan na hindi naman po aktivistang ano, no, aktivistang pang-Diyos, no, sa mga pro-life, yung pong mga ganun. At sa mga paglilingkod, yan, sa simbahan, no, sa mga sa pagtitiwala, sa mga madres, sa mga pare, sa communities, sa mga kapwa. Eh, iba-ibang level po kasi yan. No? Ako po kasi ay medyo tumalo na. Maganda po yung pagkaka-warning sa akin na nung nagsisimula pa lang kami naglilingkod, eh talagang masasaktan kami. No? Maraming mananakit, no? Habang lumalalim kami sa Diyos, ay eh, yung kalaban nandyan pa rin, no? Binarningan kami na yung kalaban, eh napakagaling yan. Strategically, napakagaling yan. Aatakihin ka, kung matibay ka, yung mga mahal mo ang aatakihin, no? Mga mahal mo sa buhay, anak, no? Kung ano, literal pa ako, meron pa ako talagang ano, na literal talaga na atakihin ka, sasaktan ka. Ako, sabi ko nga po, yung marami pong pagkakataon na na-aksidente ako, nakaligtas, nagkasakit, nagkaligtas, nagkabuhay pa. No, parang literal na atake ng demonyo yun, kasi mula noon ay gusto ko na laging kumapit sa Diyos, at gusto ko rin, pinapanalangin ko lagi na makadikit sa Diyos, no? Despite ng mga struggles, ay lagi ko pong ano, lagi po kong nag-aano na kumakapitan lang. Kaya itong mga nakapagkaligtas ko sa mga aksidente, no? Actually, magkakarugtong po itong mga ano po eh, yung mga pagninilay ko na gusto ko lang i-share. Hindi ko naman po ito ano, sabi ko nga po sa mga personal friends, families ko siguro, ay gusto ko lang ipaalam itong mga aking pagninilay, na baka mapagnilayan nyo rin, no? Pero iba lang po yung batch na ito, na sa servanthood, na paglilingkod. Kasi marami pa rin pong stages po yung paglilingkod. Meron pong naglilingkod na yung happy lang, yung masaya lang. Kaya po nga nagkaroon ng mga ibang mga ano eh, ng mga religion. Sa akin pong pananaw lang, no? Kasi pinipili lang po nila at kinukuha lang po yung lahat ng magaganda. At yun po yung ino-offer sa iba. Siyempre, yung iba po, gusto lang naman po kadalasan eh, yung masasarap lang. Pero hindi po ganun ang gusto ng Diyos. No?
So ng Diyos ay paalam niya rin sa atin na struggle yan. Sasaktan ka sa salita, yung demonyo, sasaktan ka ako personally. Palagay ko atake ng demonyo sa mga sakit. No, pero tina-transform pa rin ako ng Diyos at ano niya ako, no, dinadivert niya ako sa understanding na gusto niyang ipaalala sa ako. Kasi warning yan, tsaka di ba pinagdasal mo yan, kagaya ngayon yung pumayat ka. Pero hindi sa paraan mo kung ano yung package na gusto mo na regalo na papayatin ka, hindi. Dahil gusto mong pumayat, bibigyan ka ng sakit para madisiplina ka at magkaroon ka ng self-control. No, yung pong mga ganun. Matagal ko pong gusto tong ganitong katawan, although hindi pa po yung buwabalik yung talagang yung lakas na ano. Eh, unti-unti po yan. Sabi nga po, eh, kailangan po makiayon tayo sa time frame ng Diyos, hindi yung time frame lang natin. No, ganun po. At kasi ba po sa, ano, excuse lang po sa iba, sa mga naglilingkod, eh, yung warning ko po na, ano, yung kayabangan. Kasi, minsan, sabi ko nga po, eh, ang galing lang, ano, kahit minsan ay binibigay ng Diyos, ay inaangkin ng demonyo yan, no? Minsan, eh, binibigay na regalo, inaangkin ng demonyo yan. Yung talino, yung galing, no? Hindi akin to, no? Kaya marami pa rin pong ano na nagwa-warning sa akin, marami akong nakikita na ano, ayoko pong maghusga pero marami akong nakikita at mas maganda naman sa akin sa observation, sa palagay ko, eh warning yun ng Diyos sa akin na baka huwag kang maging ganyan, no? Kaya baka sa future huwag kang maging ganyan. O kaya baka human nature bilang tao sa tumatanda, eh yung ganun na nababantayan mo yung ginagawa mo, binibilang mo at nahuhusgahan mo yung iba, no? Kasi yung ibang mga lingkod ay ganun po yung nangyayari, no? Na bakit sila ganun, bakit kami ganito, nagpapagod, no? Parang ito pong sa gospel po ito ni ano, ni Luke 10:38-42, yung kay Maria at Martha, no? Sabi ko nga po lagi, actually share ko po ito, eh, na hindi naman kailangan maging super galing mo sa Bible. No, ako sa mga story lang, hindi ko naman po nga kabisado. Pag tinitignan ko, nare-remind lang ako na sa bawat sitwasyon, eh, kailangan makita natin yung sustansya ng istorya. No? Agaya nun, kay Maria at Martha, di ba? Si Martha nagtanong kay Jesus, no? No? Sabi, tinanong ko kasi, nagsumbong siya, Lord, Maria, oh, nandun, ba't nandyan lang? Ako, nagpapagod ako dito, eh. Nag-prepare ako rito, eh, no? Pero sabi ni Jesus sa kanya, oh, bakit nagkakaganyan ka? Why are you anxious, no, sa English? Eh, di ba? Kasi iba po ganun, eh. Binibilang niya na yung ginagawa nila, no? O kaya nakikita nila yung sitwasyon nila at sa sitwasyon ng iba, no? Na ako, kagaya ko personally, na mas hindi ko man po laging sinishare ito sa iba, no? Yung prayer time, yung pagninilay na time, kaya minsan ganito nag-overwhelm ako, eh, gusto kong i-share kahit sa aking YouTube kasi minsan gusto ko rin itong panoorin, no, na bakit ako nag-aalala, no, bakit ako bakit ako nagpa-panic, bakit ako na-tense, bakit ako na-stress, yung pong mga ganun, pinaparealize na napakadami ko pong pinapakinggan, napakadami ko pong binabasa, no, bukod sa Bible at sa mga iba pa pong mga materials na nagre-recharge sa akin, no? Kasi ganun po yun, eh, lalong-lalo na po sa mga lingkod, no? Na pag tumatanda na, buti po, ano, hindi ko lang po alam po sa human nature po ito na ano sila, eh, no? Minsan ayon nila sumunod kasi dahil bata lang yung nag-lead o kaya bata yung nakaisip, bata yung nagkaroon ng vision, yung pong mga ganun ba? Eh, gina-warningin ko na rin po yung sarili kong ganun, no? At higit sa lahat, eh, yung tumingin po sa tao, no? Kailangan po, eh, mag-focus sa Diyos tayo. Lahat po ito sa Diyos, no? Kasi pag tumingin po tayo sa tao, eh, hindi perfecto yan. Talagang may magagawin, mayroong kasalanan yan. At normally, yung demonyo, papabantay niya po yan. Titignan niya po, papatingnan niya po sa atin yung ginagawang hindi maganda ng tao, para tayo ay ma-disorient o kaya tayo ay manlambot sa o kaya na mawalay sa kanya, no? Kasi huwag po tayong tumingin sa tao. Marami po pa rin ano, kahit mga kaparian at mga ano, wala pong perfectong tao, Diyos lang po. Eh, yun po yung gusto kong wina-warning sa mga ibang mga bagong naglilingkod na
kagaya ng mga nagpi-PM sa akin, lalo ng mga bata. Number one po ay kayabangan, no? Number two po ay panghuhusga, no? Number three ay yung pagbibilang ng mga ginagawa, no? Iba-iba po tayo, kaya may kayong inakanyang istorya, may kanya-kanya pong ginagawa. May mga masisipag talaga na, lalo na sa simbahan, yung mga naglilinis, nag-aasikaso, no? May iba naman yung talagang kung ano yung kanilang gift, kung ano yun ako. Siguro ito, kadaldal ko, ang dami po nag-aan sa akin ng to. Nagkasalita po ako sa simbahan, sa mga bata, sa mga nakakulong, sa mga drug addict, sa mga... At marami pang paisuyo sa mga pamilya, no? Although kami hindi perfect, ang dami naming problema. Eh, sabi ko nga, unworthy as we are, pero pinupush ako, no? Eh, kailangan maging witness sa kanila na kahit struggle, kailangan natin ipakita pa rin yung pagmamahal ng Diyos, hindi yung mga kalungkutan lang, no? At lastly, ay kailangan po nating laging ipagpatuloy lang, no? Kasi yan po yung magpapatibay sa atin. Yung kalaban, ang gagalaiti po yan. Nag-aantay lang po yan ng tiyempo. Kailangan, wag po nating hayaan na magkaroon siya ng pagkakataon para tayo ay malungkot, tayo ay mangamba, tayo ay mag-alangan, maghinala. Yung pong mga ganun. No, bilang tao, eh, sa isip natin, meron talagang mga distraction. Pero kung titignan natin kung ano yung gusto ng Diyos, magkakaroon tayo ng kapayapaan. In conclusion po, ito sa Isaiah 41-39, sabi nga niya, huwag kayong mag-alala, no? Lahat ay bibigay ko sa inyo, at lahat ay bibigyan ko kayo ng lakas, no? Basta sa mga ganito pong pagkakataon ay panalangin po, number one, panalangin. At dahil dyan, pagpalain tayong lahat, at ito ay muli ang lahat ng mataas na papuri at pagmamahal ay sa ating Panginoon. Peace. Thank you.